nararating ko lang. Welcome back to my channel! So, init sa labas. Kararating ko lang. At galing ako ng exam! Diyos ko, Lord. Nag-exam ako, guys. Ano yung in-exam ko? Wow! Gusto nilang malaman! Nag-exam ko is... Matagal ako na nahimik. Wait lang. Matagal ako na nahimik kasi I was fully occupied sa pag-prepare ko, no? Guys, nag-exam ako today ng what they called IELTS. IELTS means International English Language Test. Okay. This particular module, ano siya, tinitest nila yung English mo. Okay? Kung ano ka, saan ka ba? Sa beginner, intermediate, and ano ba yung ika na yun? Guys, kararating ko lang. Because today, na-exam ako sa morning, na-exam ako ng speaking, ano, na-exam ako ng morning ng reading, listening, and writing. And today, as of today, this time, ma-finish ko yung speaking test. I-share ko lang sa inyo. Hindi pa ako nakatanggap ng result. I-share ko lang sa inyo. Share. Bisaya ka, te. Bisaya ako, dai. I-share ko lang sa inyo, guys, kung ano yung feeling ko today. Because I was not prepared. I was not able to prepare. Okay? I was prepared long way back ng nung mga May pa. So, nag-prepare ako ng mga panahon yon. So, fully prepared. Fully prepared ako ng mga panahon yon. Pero this time, all of a sudden, nag-message na lang yung British Council. Okay, your exam will be blah, 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 September 4. So, di ba na-busy ako sa pag-YouTube and all? So, parang yung utak ko is naka-focus sa YouTube. So, kahit na hindi ako na-upload, diba, for 2 weeks. Kasi gusto kong i-focus yung utak ko sa goal ko today. So, what I did is, I stopped uploading for the meantime. I stopped making videos for the meantime. You remember yung nag-post ako sa Facebook ko? Ewan ko kung nakafollow kayo. Nag-post ako sa Facebook ko na may bago akong content. May mga content ako, guys, pero hindi ko matapos-tapos kasi gawa nga ng yung utak ko is in there sa YouTube, pero yung what I'm trying to say is yung mentally utak ko is gustong i-focus yung IELTS, pero yung physically at emotionally at yung feelings ko ay nandun sa YouTube. So how I overcome this situation. So what I did, hindi muna ako nag-upload for 2 weeks. Hindi ako nag-create ng videos for 2 weeks. At hindi ako nag-touch ng anything sa YouTube for 2 weeks. Pero guys, at the end of the day, hindi ko pa rin siya ma-feel yung IELTS. So today, yesterday, I was so worried. Kasi, mahal. So, 1 to 50 siya ang binayaran ko sa dirham. So, kung i-calculate mo yan sa Philippine money, mahal siya. So, ayoko siyang a waste of time. I mean, waste of money. So, gusto kong i-try na para i-focus yung utak ko. So, yun na nga, guys. Today is the day. So, nagising kahapon, nakatulog ako alas 12 na ng hating gabi. Kasi nga, yung utak ko is want to prepare for something which you are not even sure that you are prepared. So, paano yun? Hindi ko malaman kung ano yung feeling ko yesterday. So, today morning, when I got up,
when I got up around 5:30. No, my alarm is 4. My alarm is 4 times. I alarm 5:10, 15, 20, 30. And then I woke up. Nagising ako by 6 na. So gusto kong kumain, gusto kong magkape, pero hindi ko magawa. Mixed emotions si Kumare. My God, had a feeling. Arte, no? So, ano, nag-prepare ako ng food, pero hindi ko mahanap yung kawali. Kasi gusto ko mag-prito, hindi ko mahanap yung kawali. So, meaning to say, physically nandito ako, pero yung utak ko nandun na sa IELTS. So, gusto kong mag-trito pero di ko magawa. So, what I did is, di ba, nagluto ako ng rice na sa rice cooker. Tapos, nilagay ko lang yung dalawang egg. Ang kinain ko lang today is rice saka eggs and coffee. So, nilagay ko lang yung egg dun sa top of the rice habang niluluto siya. Gusto ko siyang iprito pero hindi ko makita yung kawali ko sa kusina. Kaya, hindi ko na... 5 minutes ako nag-take ng paghahanap ng anong kawali, pwede ko siya makita. So, yun na, nag-tipla ko ng coffee. Tapos, kagabi, naligo ko kagabi. So, ngayon, plano ko na hindi maligo. Alam niyo ba nangyari, guys? Pumunta naman ako ng toilet para maligo. Pero at the end of the day, doon, at the end of the session, nang halang ko, dito ako dapat maliligo, ba't ako maliligo? Oh, sorry, yun ba? Yun na siya. Parang, tense na ako, mixed emotions, parang tense na, parang, oh my God, ito na yung pinakahintay ko, pero I'm sure in myself na hindi ako prepared. Basically, hindi ako prepared. So, yun, habang nag-ano ako, nag-plancha ako ng buhok ko, so, guys, nag-makeup. Hindi ako nag-makeup, pero naglagay lang ako ng ano sa mata ko, pero guys, ang nangyari kayo ng umaga, makapal dito hindi. So, nag-edit na naman ako, tapos nag-tense na ako, oh my God, dapat kasi nandun kasi sa timing, sa venue, 7:30. So, nagawa ko lahat na yung mga 6:30 na. Hindi pa ako tapos. Tapos yung egg ko, nandun pa. Hindi pa ako kumain. So, ang ginawa ko, nag-relax ako. Nag-post ako for 1 minute. Nag-relax ako. Kasi hindi ko pwedeng gawin yun doon sa testing center. Kasi malilimutan ko yung mga basic na English na alam ko. Tapos, pinapabusan ako kasi nilakad lang ako eh. Tapos, nung nandun na ako, so, by 7:15, umalis na ako sa bahay. So, pagdating dun sa testing center, hindi pa ako pa pinapakit ng guard, kasi sabi ng guard, 7:45. So, nag-ano na naman ako, kasi gusto ko nang umakit, kasi gusto ko nang mauna doon, kasi gusto ko nang umupo. Tapos, nung nandun na nga ako sa taas, hala, pinapalabas ako ng security kasi dapat hindi na doon nakahihintay. Hindi, pinusap ko sa security, sabi ko, hindi ako aalis, gusto ko nandito lang ako kasi gusto kong mauna. Kasi gusto kong maunang umupo. Kasi gusto kong mag-chill. Okay, nandun na sa exam, oh my God. So, nag-take ng 1 hour yun ha, 7:15 ako nang galing dito, tapos nang dumating ako doon, mga 10 minutes travel lang siya eh. So, before 7:30, nandun na ako. So, naghintay pa ako doon. So, pinapasok talaga kami, 8. So, yung camera pa nila, kasi pinipicturean ka, no? Yung camera nila, hindi pa nag-gumana, walang battery, walang charge. So, parang naiirita na ako na parang, oh my God, what are there? Tapos ng pagkatapos noon, nag-take siya ng 15 minutes na naman. Tsaka kami pinapasok doon. So, by 8:15 or maximum 8:20, nandun na kami sa computer room sa test. Kasi computerized IELTS ako eh. So, pagdating doon, naghintay pa kami guys until 9:10 ata nag-start or 9:05 something. Basta past 9 na siya. So, parang... yung ano ko, nararamdaman ko na yung gutom, yung ihi, yung pupo. Gusto ko na lahat ang gawin sa toilet. Nagpunta ako sa toilet, pero hindi ko magawang umihi. Alam mo yun, yung mga ganong party. Ewan ko ba, hindi ko yun naranasan nung nag-final exam ko sa college. Actually, hindi ko naramdaman yun. Pero kanina talaga na-feel ko lahat ng mga mixed emotions inner sa akin. Parang gusto kong magbawas, gusto kong mag-umihi, gusto kong kumain, gusto kong magkape kasi naiantok ako. Parami akong na-feel. So, in the later stage, nag-start na nga kami, guys. So, sa reading,
ang first na tinaik namin is listening. So, yung listening was okay, but in the later stage ng last 10 points, medyo na-confused ako. Hindi lang naman ako, kasi nung afternoon, tinanong ko yung mga kasama ko, sila din. Na-confused ako in the later stage sa sa first 30 points. Confident naman ako na okay yung sagot ko, pero last 10, yung confusion is there. So, tapos ng listening, you know, sa reading is slightly okay. Masasabi ko na 60-70% siguro, not all, kasi yung situation lang kasi yun eh, yung ano, yung sa ano ba yun, listening, reading, situational siya, iba't iba, so passage by passage yun. Tapos sa writing naman, I was confident na okay yung sagot ko, kasi more on writing talaga ako, hindi ako more on verbally talking. So, I was okay, 90% siguro okay ako dun sa sagot ko. At ang final one is ang speaking today was so, oh my God. Today, the speaking was unexpected. Kasi may friend ako ng exam, ang sinabi niya sa akin, yung speaking niya is more on current events. So, current events mean yung news or anything na nangyayari recently. So, yun ang parang nag-focus ang utak ko doon. Unfortunately, hindi na lumabas. Ang lumabas na sa speaking test is yung example ng mga sa YouTube na sinasabi na where are you, what is the most places you visited way back? Okay, anong ginawa mo doon? Tapos, bakit mo siya gustong balikan? Ganon. Tapos, in the later stage, hindi naman ako ma-visit, guys. Wala naman ako binibisit. So, pinompost ko yung story ng friend ko na nag-visit sa Palawan. Okay? Palawan or Boracay at ang sinabi ko. Meron akong friend na nag-visit ng Palawan or Boracay something. So, pinompost ko yung story niya sa dinervert ko na naging ako yon. So, it's very hard na mag-create ka ng story sa interview. So, I would suggest na kung ano mo yung mga interview na pinagdadaan, para kasi siyang two-way interview eh. Personal interview first. At first, okay. Kasi personal naman eh. Tatanong nila yung sa'yo, yung life mo, saan ka nakatira, ano mang mas prefer mo, ganun. Something in the, may part 3 ata na two-way conversation na bibigyan ka ng topic wherein, yun nga ang topic ko nga, yung visited na place. Hindi naman ako ma-visit, wala naman akong binibisit. So far, wala akong binisit na place. So, ang binisit ko lang dito, nakalimutan ko, nag-visit pala ako ng dun sa Miracle Garden sa Abu Dhabi. Dapat yun pala ang inano ko. Tapos, sa pagkakalimutan ni Mari. Mga loves, actually, I'm not so sure sa score ko. Pero, two finger cross, na sana ma-reach ko yung score. Wala naman siyang mali doon. Wala siyang, actually, ang IELTS is not about scoring your English, but then they would rate you kung saan ka. It's either beginner, intermediate, something, third level or something na ganon. So at the end of the day, wala siyang bagsak, wala siyang pasa. It's either lang kung ano yung kailangan mong band. Okay, so sabi ng nag-assist, it will take 3 to 4 days para lumabas yung score. Means yung band na nakuha mo. So guys, I'll be sharing you afterwards kung yung band na nakuha ko. Tapos, guys, kung sino yung nagpaplanong mag-take ng IELTS, better to be prepared. Because basic English will be there, okay? So, kung alam mo namang mag-communicate, it will not be difficult for you. But then again, you need to know which English exactly to be used. Correct? So, dapat mong malaman talaga kung saan mo pwedeng gamitin yung where, why,
ganon, yung parang may explain mo yung, may express mo talaga. So speaking is basically to express how you will do the conversation between your colleagues, for example, your boss, ganyan. So hopefully guys, ma-reach ko yung gusto kong band, and hopefully guys, within 3 to 4 days meron akong positive score. Sana guys. So welcome back again. Ako na naman ang mag-aaral sa YouTube niya. So that's all for now. I just want to share to you my feelings. So what are the dos and don'ts, 'di ba? Basta advice ko lang kung sino yung mag-exam ng IELTS, better to prepare. Okay? Better to don't divert your thinking, better don't divert yung ano mo talaga yung goal mo. Kung goal mo yung exam today, dapat nag-prepare ka na. Okay? Don't divert your other ano ba yung thinking na yan, sa ibang ginagawa mo. Okay? So that's all for now, ha. I'll be updating you after 4 days kung ano yung score ko. Kung ano yung kahinatnan ng pag-i-exam ng walang preparasyon. Okay? Kung mabuti ba siya o hindi mabuti. Hopefully, is mabuti. That's all for now, guys. Thank you for watching and thank you for listening, my kabalbalan. Okay? Thank you, hello. Thank you. Bye-bye. See you for the next vlog. Bye!